So, good morning po. Good morning sa lahat. Ngayon, nag-prepare ako ng lulutuin para ngayong lunch. Ng, yung giniling na karne, ang tawag sa amin ay bagis. So, yung iba, hindi alam yung lutong ganito, pero sa amin. Pero, siguro nakita na alam na nila, pero yung pangalan, iba-iba siguro ang tawag sa lutong ito. Pero sa amin, ang tawag is bagis. Ang ginagamit usually is giniling na beef. Giniling na baka. Yan. Konti lang dahil ako lang, pang isang tao lang. At yan. And then, lemon. Isang buo siya. Ito na yun, no? Kaya lang, ito munang kalahati ang ano, kasi gagamitan ko siya ng white wine. Plus white wine. Pero sa atin, sa Pilipinas, hindi lina, optional ito, optional. Then, garlic, onions, and ginger. Tapos, lalagyan ko rin siya ng celery, optional. Ah, celery. Excuse me. yung bell pepper. Ito, marami kasi ako nito doon sa ref. Kaya, ilalagay ko na rin. So, optional ito. Yan, at saka yung white wine, optional. Tapos, yan nga. Ito yung dado or sa atin, nor cubes, mga pampalasa. So, yan, magigisa muna. So, yan. Gamit ko na namang cellphone yung walang edit. Yan. Kaya, magmamadali na naman sa pagluto. So, yan. Magigisa. Gigisa lang. So, bale, olive oil. Medyo mahina lang po yung apoy. And then, gigisa. So, medium heat. Medium fire natin siya. Yan, garlic. Karami ang gusto nyong ilagay na garlic. Kasi ako, pampabango lang, pagkakain na, pag na, inaalis ko rin, yun. Pero pag yung mga hindi ko na napansin, nakakain ko na rin. Pero usually talagang hindi ko siya nagugustuhan. Pampabango lang sa mga pagkain. Pero dati kumakain ako, mga siguro nung natira ako dun sa isang pinitirahan kong bahay. Nabubuksan ko muna pala itong mga kasingap, mga windows para hindi mag-amoy luto. Yan, dati 5 years ago nung nakatira ako dun sa isang pinitirahan ko nga, kumakain ako ganito, nagluluto pa nga ako ng mga arroz caldo, ang dami kong bawang na yung tinotos. Kumakain ako dati. Tapos nung katagalan na, ngayon na nga, hindi na dahil ewan ko bakit gano'n. Bigla na lang akong hindi ko nagustuhan na. So, ito, onions. Ito po, nakabili ako ng white onions. Kasi mas masarap. Tsaka ganyan na lang ang hiwang ginagawa ko para hindi ko na liniliit. Kasi nagmamadali na rin kanina. Yan.
Yun. So, gisa-gisa lang. Sama ko na rin yung ang tawag dyan, ginger. Marami din akong stock na ginger eh. Kaya, sinalagyan ko na rin. Then, yung pampalasa, dado. Yan. Then, pepper pala. Yan. Gigisa ko na rin siya. Depende kung gaano. Depende sa inyo kung gaano parami. Okay. And, lalagyan pala ng toyo. Yung toyo ko, kaya linalagyan, pangpakulay. Konti lang po, para kumulay yung yan, nagamit ko na rin yung mga order ko sa Wish, itong holder ng cellphone. Dalawa yung in-order ko dati. Late yung isang dumating ngayon lang. Kahapon yata. So, yan. Konting pangpakulay lang. So, bali konti ilang isang. So, yan. Kanya-kanya naman pong way nga ng pagluto. So, yan. Then, lalagay ko na yung karne, yung giniling. Ito. So, kakaubos lang kasi yung linuto kong gulalo. Tingnan nyo. 2 days nga. Yan, gigisa lang na ganyan. Para sa akin yan, parang mga pagkain ko mga 2 days. 2 days ko siya kinakain. Yan. Hintayin lang natin maluto yung giniling. So, yan. Hindi pa masyadong luto yung giniling. So, tatakpan ko muna for about, kasi depende sa lakas ng apoy. Yan, tatakpan ko muna. Siguro mga 3 minutes. So, yan, tignan natin. Yan, luto na. Brown-brown na siya. Madali lang. Ito, mabilis din lutuin to eh. Pag nagmamadali, pag may work, ganyan. Mabilis din lang. So, lalagyan ko na siya ng white wine. Actually, konti na lang siya. Ito pa yung ginagamit ko dati eh. Ilalagay ko na lahat para okay lang naman kung masarap naman yung maraming sabaw. So, ilalakas ko na yung apoy ng konti pa. Lalakas ko na siya. Yan. Dinagdagan ko na. Huwag ko munang tatakpan dahil para mag-evaporate yung wine. Yung alcohol ng wine. So, ilakas ko ng konti para mabilis siyang mag-evaporate. Yung alcohol niya, maro. Yan.
Usually po, yung iba, linalagyan nila ng maanghang ito, maanghang na maanghang, parang, ano niya, yung maanghang na parang Bicol Express, maanghang ganun-ganun kaanghang. But since, ako, dati, kumakain din ako ng maanghang, mga maanghang, kaya lang, ngayon, konti na lang, dahil nga, ano, tawag dito, sinisipon ako pagka nagpaanghang, ano. Yan. Masarap naman yung maraming sabaw. Mamaya ko pa ilalagay yung lemon dahil inaano ko muna yung wine para mag-evaporate. Optional naman po yung wine. Kung sa Pilipinas, kung hindi, dahil mahal nga ang wine doon sa atin, yata, o ang pagkakalam ko. So, at saka hindi naman masyadong gamitin sa, ano, ang wine sa atin, sa pag-cooking, lalo na kung sa lutong bahay lang. Sa mga restaurant, oo. Sa mga lutong bahay lang, hindi naman masyadong gamitin ang wine. Pero, yun nga, yun, optional itong wine. Kung ayaw nyo lagyan ng wine, ng white wine, pwede na yung direct na lemon. Tapos, konting kulo lang. Luto na yun. Ganun lang. So, itong sa akin kasi may wine. So, yun. Ito, napakalaki nitong bawang. Tanggalin ko na. Yan. Ayan, nag-evaporate na. So, pwede ko nang ilagay ngayon yung lemon. Ito, kalahati lang ang gagamitin ko kasi nga lagyan ko na siya ng wine. Ayan. So, lagyan ko lang konting tubig para sayang kasi yung lemon. yung lasa ng lemon na yan. Konting-konti lang. Ayan. So, itong kalahati, doon na lang ire-rep ko. Pero, titikman ko pa rin kung anong yung mga bawang, kung anong lasa, kung anong kulang. Yung mga bawang, alaalis ko na. Ito optional din, itong bell pepper. Ang kapalit nito, talagang linalagay yung siling mga maanghang. Kung mayroon pa yung mga labuyo, ganun, yun. Mas yun ang linalagay. Kasi itong tipo ng pagkain nito, maasim na manghang. Yan, ang typical na. So, yan. Hinain, medium ko na. Hinain ko, medium heat. So, tikman ko kung kulang ng asim, alat, or kung ano. Ang sarap. Kulang lang ng konting alat. So, anong ilalagay ko? Ito, magic sarap. Ganyan na. Hindi ko na siya kinin. Yan. Pan ko muna for about 2 minutes pa. Yeah. 2 minutes lang. Para ma-dissolve yung binagay kong
Yung linagay kong magic sarap. So, hintayin natin after 2 minutes bago ko ilagay yung bell pepper. So, ayan. So, itong lemon na tira, ire-ref ko. Pan ko muna ang ganyan. Ayan. Ganyan na. This, ayan, ito, ire-ref ko yan. Then, wala pang 2 minutes. Wala pa. Uy, hinahin ko lang. Meanwhile. So, ayan, tignan na natin after 2 minutes. Ayan siya. Luto na siya. Ayan, masabaw-sabaw, masarap yan. Lalong masarap yan kung meron siyang mga siling labuyo. Yung manghang na manghang, yan. Ito, lalagay ko na po yung bell pepper. Yan. Ganyan ang pagkaka... Optional naman po ito, eh. Ganyan ang pagkaka... Hiwa ko para... Kasi maliliit giniling naman. Yan. Depende na po yan. Yan, parang kung imagine nyo, parang... Yan, mga sili. Siling... Mga maanghang... Pero hindi siya manghang yan. Bell pepper yan. So yan, luto na siya dahil sa init lang maluluto na yung bell pepper. Yan. Mga sa medium after 1 minute luto na yan. So, ayan. Tapos tayo dito. Kanin ko pa pala, no? Wala pa. Hindi pa ako nakapagluto ng kanin. So, ayan. At tignan ko, yung nakabili pala ako kanina ng, kasi nag, ano nga ako kanina, nag-espesa. Punta sa supermarket. Eto, bumili ako ng yung itong seedless na grapes ubas. So, ibababad ko pala siya sa ano sa tubig bago ko kakainin kasi maano siya oh. So, bale baka malimutan ko ito, patayin ko na kasi yung mga bell pepper eh maluluto na siya sa init. So, yan tapos na siya. So, yan, madali lang yung bagis na yan lutuin. Actually, kahit 20 minutes, luto na. So, kasi itong ubas, uhugasan lang siya yung mga kakainin, unang kakainin. Yan. Yung iba, huwag mo nang hugasan agad para hindi siya daw, sabi nila, mas maganda ganun daw. Huwag muna daw hugasan lahat. Yung mga kakainin lang na maghapon sa isang araw, tipong ganun. Para yata hindi siya kumunat, ganun. So, ibababad ko muna siya sa tubig. Oops. Lang siguro. Total, mamaya. Yan, babad ko siya sa... Lagyan ko siya ng bicarbonato, yung baking soda. So, ayan. Ito po, ilalagay ko sa ubas. Yan. Ito yung... Uy, natapon. Baking soda. So, ayan. Habang nakababad siya. Yan. Para malis yung mga
ano, tawag dyan, mga fertilizer nila, or dumi, yung mga, mahugasan siya ng mabuti, ganun. Ibawad ko siya ng, siguro mga 1 hour. Tapos, babalawang ko na lang ulit. Para malinis na malinis na malinis. Kasi marami siyang ano eh. Mahirap, pinakamahirap hugasan ito. So, ganyan, babad ko lang siya. Yan. Yan muna. Yung kanin, hindi pa ako napagluto. So, tingnan ko pala, tingnan natin yung ref. Yan o, tignan nyo, ang dami ko pang, kasi bumili ako ng, ito nga, ayan, yung mga tira kong bell pepper. Tapos yung nga, tira ko sa, ano, ito yung gatayan eh. Paggagawa ulit ako ng latik. Ah, tignan nyo yung ginawa kong, ano, yung mga de blanca. Paubos na siya. Tapos eh, meron pa akong ito pang gawa ng latik. Dahil buti, nagtira pa ako. Yan o, masarap siya naman. Masarap siya. Creamy naman siya. Kaya yung gagawin ko susunod, lalagyan ko siya ng tubig. Doon para ma-dissolve yung, pang-dissolve ng cornstarch. Kasi, pagka pala walang ano, masarap pa rin siya, pero masyadong malinamnam. Creamy. Creamy siya o. Yan. Paubos na siya. Mga dalawang beses na lang siyang kainin. Yan. Nasarapan ako. Sarap naman siya. Kaya, pero next time, ibang procedure ang gagawin ko. Kasi yung nagkakatikim ko doon, eh, ano siya, yung masyado siyang malinamnam, creamy. Super creamy. Kasi nga, wala siyang halong tubig. So, yan. Magluto ako ng rice. So, ang rice ko po, ganyan lang. 1 1/4. Yan. One and 1/4. 1/4 lang yan. Parang ano lang, oh. Hindi ko pa ginawang half, 1 1/2, 1/4 talaga. Kasi nasyadong marami. So, yan lang ang, tapos pang dalawang araw na rin siya. Palagi ko nalang pinapainit. Yun. Kasi, alang nga din eh, hindi ko kayang, pipigtsatsagaan ko na lang na kahit, pipainit ko na lang palagi sa ano, sa microwave. So, yun. So, ganun lang ang ginagawa ko palagi. Hindi rin sa yung sa kanin. Mas masarap sana kung palaging bago, di ba? Yung bago sain. Kaya yun, nagsasagaan ko na lang. Pasensya, pasensya. Kasi sayang naman. Mas lalong sayang naman kung itatapong ko lang, di ba? Eh, yun. So, yan. Kuminsan, dalawang beses kong binabalawan, kuminsan tatlo. Or more, kuminsan. So, yan. Ganyan ako magsaing. So, kung ilan baso yung bigas, ganun din yung tubig. Or, depende sa tipo ng rice. Kasi yun na malakas sa tubig. So, yan. Mas marami ng konti yung tubig. Yan. Ayun, hindi ako marunong yung... Marunong din, pero mas sanay ako sa ganun kung yung baso. Sanay ako may sukat-sukat sa baso.
Ayan. So, dito ko na rin siya ilalagay. Yung takip, hugasan. So, ito, dito ko na lang So, ayan. Ito, yung saksakan. So, dito ko siya isasaksak. Mas madali. Then, ito, ibang baba ko na. Ayan. Diyan. So, yun. Tapos, tignan natin. O, tignan nyo ang ano. Naluto rin sa init yung yung bell pepper, diba? Mas masarap yun. Medyo crunchy-crunchy pa. So, yun lang po. Paalam. Sana may natutunan kayo. At sana nagustuhan ninyo ang vlog na ito. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Paalam.